has a dewy finish. Pero this one, guys, hindi nag-oil up yung face ko kahit na mainit. Hello, Jammies! Welcome back to our channel. And for today's video, is it to try naman natin itong bagong BB cream na nakita ko from Althea Korea Shop. So, naka-box to, guys. Ito. Actually, nagamit ko na to for 1 week. Tinry ko siya and wear test ko na din. So, ilalagay ko na lang dito sa video na to yung wear test na ginawa ko. So, ito siya, guys. Naka-box ko siya. Ito pala is yung Nella Aura Radiance BB Foundation Cream. So, there you go. Ayan siya. And this one has SPF 37 PA++. Alright, so ayun lang inakalagay sa harap, guys. Sobrang simple lang din ang lalagyan niya. Tapos, yung kanyang claims is enhance a blend of enzyme and pearl powder. It moisturizes, smooths, protects, glows, corrects skin with sheer coverage. So, kaya ko ito pala binili from Althea Korea na shop is because nakita ko yung sheer coverage. Alam niyo naman, guys, na if matagal ka na sa channel ko, alam mo na hindi ako in full coverage, as in talagang foundation na makapal yung coverage. Kasi mas gusto ko yung, ano lang, yung, eto nga, katulad nito, sheer yung coverage, and ayoko yung masyadong makapal. So, yung, siguro for me, foundation, kapag may events lang, kapag may pupuntahan lang. Okay, and then, guys, ito pala is 40ml siya na BB cream. So, here's the packaging, guys. Yung mismong BB cream. Nasa squeeze tube siya. And sobrang simple lang kasi black lang siya and may mga print lang na nasa white na yung print is white. And then kung ano yung nakalagay dun sa box, guys, sa harap and sa likod nung box, yun din yung nakalagay dito. So this one pala, guys, is 12 months tatagal to kapag ka in-open mo yung product. This one costs 290 pesos and 40 ml na siya. So, yan. For me, guys, yung price, hindi naman siya ganun ka-pricey because meron naman din akong mga ibang na-try na BB cream na around ganun din naman yung presyo, pero okay din naman sila sa akin. So, hindi naman to mahal para sa akin. So, mag-apply tayo nito, guys, and I will use fingers lang on applying this one kasi BB cream lang naman din siya. Pakita ko muna sa inyo, guys, yung consistency. This one doesn't have any shades pala. Since it's a BB cream. Yeah, wala siyang shade na nakalagay dito sa box. And hindi ko na rin maalala kung meron akong pinagpilian na shade nito. Or I think wala. So, there. Noong una, akala ko maputi siya sa akin. But it's not. I mean, parang nag-adjust naman siya sa face. Sa color ng face. Ayan. So, ayan yung consistency niya. Hindi naman siya ganun karani. Hindi naman din siya umaano. Kahit maganyan yung kamay ko. So, ayan siya. So, if you look, mukha siyang maputi sa akin. Pero, since finger lang naman yung gagamitin ko pang kalat or pang apply nito sa face ko, is medyo matotone down din yung pagiging light niya. So, ayan, guys, maglalagay na tayo sa face nito. Ganito lang ako maglagay ng mga brush. Fingers lang. And the wear test ko na to, as what I've said kanina. And ilagay ko na lang dun sa dito sa video yung aking wear test. Actually, guys, tumagal to sa akin. Though aircon naman kasi yung place kung nasan ako. Winner test ko kasi ito na sa office ako. Tapos, nagtagal siya sa face ko. Actually, naglagay pala ako ng ng moisturizer sa face ko before ako maglagay nito BB cream. Yung ginamit kong moisturizer pala is yung Eyewide Free yan na moisturizer, guys. Yung favorite ko na moisturizer. Okay. So, ganito ko lang siya ilalagay. Kalap ko lang. Medyo maputi siya, guys. I know. Sa unang lagay ko, maputi. And then, magagawa natin to ng paraan. Don't worry.
So, yung technique ko pala, yes, ang puti, di ba? Sobrang puti. So, my technique, guys, is I will get a tissue. So, medyo soft, medyo nasobrahan din yung lagay natin ng BB cream. So, what I will do is I will just get a tissue. Punasan ko yung nasa kamay ko. Ayan, so, tapos, tsaka ako siya ikakalat ulit. Nakita nyo, nagtotone down yung kulay. There you go! Naayos ko na siya. I mean, natone down ko na siya. Yun lang yung ginawa ko, guys. Tissue, then pinasin ko yung mga residue sa kamay ko. And then, just apply it. I mean, ikalat mo lang ulit sa face mo ay magiging okay na siya. Medyo maputi siyang tignan and it has a dewy finish. Wala rin naman siyang sinabi na matte finish siya. So, there. And, nasa sa'yo pala kung gusto mong gamitin to ng brush or ng sponge. Pero ako kasi, usually yung mga base na makeup na ginagamit ko, unless it's a foundation talaga na full coverage, nag-sponge talaga ako dun or meet and brush. Pero this one, like mga BB creams lang, daliri lang talaga yung ginagamit ko, guys. So, there. Medyo na, masyado siya naliliwanagan kasi ng ring light yung aking face, kaya mukha talaga siyang maputi. Pero sa personal, guys, okay na siya. Pumantay na siya sa kulay ng skin ko. Though medyo puputi yung face ko, oo. So, tatapusin ko lang, guys, yung look ko before I give my thoughts about this BB foundation cream ng Nela. So, habang inaayos ko yung aking makeup is ilalagay ko na yung clip na aking wear test. So, yun muna. And then, I will give you my final thoughts pagbalik. Ito na yung final update natin for the BB foundation. So, as of now, meron pa rin siya. And kasi aircon naman dito sa office, kaya hindi na ako naman pinawisan. Kasi siguro overtagal siya. And then, last update then with the lip, yung Sivana na lip matte cream. Ayan siya, guys. Meron pa rin siya. So, tumagal siya. Kumain na ako, nag-snack na rin ako, nag-coffee and water. Ayan siya. Pero yung gitna, guys, kita na siya talaga na wala, na nag-fade na. Pero yung labas, okay pa rin siya. Pero kapag malayo, like ganito. Ayan, okay pa rin naman siya. So, ayun lang yung wear test ko dito sa ating BB foundation and also yung lip cream na ginamit ko, na Sivana lip cream. There you go, guys. Nakita nyo na yung wear test ko with this Nela Aura Radiance BB foundation. So, for me, okay siya kasi nagtagal siya sa akin or nagtagal siya sa face ko ng more than 8 hours. Kasi actually, in-apply ko yun around 7 PM kasi yun yung preparation time ko going to office. And nag-apply ako ng makeup pala, guys, dito na rin minsan sa bahay. Or kapag wala akong time doon na sa office, depende sa gising ko. Pero kanong tinry ko to i-wear test, yun, sa bahay ko siya nilagay around 7 PM. And then, nag-last siya. Sorry, nais ko po ko. So, naglast siya sa akin up to 6 AM ng morning. Log out ko yun actually. So, there. Sobrang nagtagal talaga siya ng more than 8 hours sa aking face. So, ayan. Naka-makeup na pala ako, guys. So, if you're wondering kung ano yung mga pinaglalagay ko sa face ko. Wait lang. There. Kasi inayos ko yung tama ng ilaw sa face ko. Mukha akong oily, pero hindi oily yan, guys. Pawis kasi yan. And sobrang na-emphasize nung ring light to yung pawis ng face ko. Anyways, let's go to mga nilagay ko sa face ko. So, nilagay natin to as the base
So, ito yung nire-review natin, the BB Foundation Cream. And then, nilagyan ko lang ng powder na ng Detail Makeover. This one is yung trusted ko na loose powder talaga, guys. And then, for my kilay, is Detail Makeover na Eyebrow Pencil. This one is in the shade brown. Nawala ko na yung sakit ng spoolie, guys. Kaya nililinis ko na siya every time I use it. Kaya hindi rin kumapit yung mga halikabok. And then for my eyeliner, naglagay ako guys ng eyeliner kasi meron din tayong reviewin mamaya. Actually, meron ako reviewin pa mamaya after this na makeup remover. So titignan natin kung matatanggal niya yung aking eyeliner. For my eyeliner, I use this favorite one. This one is yung Miniso na double-ended eyeliner. So ginamit ko yung manipis na part lang. Pero makapalang talaga ako maglagay ng eyeliner. And sinadya ko talaga siyang kapalan ngayon. Para makita ko din yung effect or performance nung gagamitin kong makeup remover later. And then for my cheeks, I use this EB Advance na cheek color in the shade Poppy. Medyo na-wash out lang ng ilaw ko yung pigment nung aking blush. Pero sobrang ganda nito, guys. This one, konti lang yung idut-dut mo ng brush, sobrang marami ka nang magagamit. And may brush pala siya sa loob, guys. Pero hindi ko ginagamit yung pintong brush. I use yung aking powder brush or yung blush brush. So, there you go. And for my lips pala, guys. Ayan, nire-review ko din to ngayon. And this one is yung Sivana Soft Matte Lip Cream. Ito siya. And if you wanted to watch it, abangan nyo na lang. Hindi ako sure kung ang mauuna kong i-upload is itong BB cream or itong lipstick. So there. And yung ginamit ko pala ngayon, yung suot ko ngayon is yung shade number 08. Set Cito, guys. This one has 5 sets. So marami kayong mapagpipilian. And itong ginagamit ko ngayon is yung 08 from Set C. Sobrang ganda kasi ng shade niya, guys. As you can see, medyo orangey. And medyo gusto ko na rin ulit balikan yung mga medyo orangey na shade ng lipstick. Kasi before, bago ako mag-settle sa nude and pink shades, it's medyo orangey yung mga tinipili kong shade nun. So, ayan. Gusto ko lang ulit ibalik. Kasi nakakaputi siya actually, guys. Nakaka-tone up ng balat, ng skin tone, yung medyo orangey na shade. I don't know, pero sa akin, yun, medyo nagmumukha akong maputi. Hindi po ako maputi, guys. Ilaw lang siguro to, pero medyo morena ako actually, and na-test ko na talaga na hindi ako maputi, lalo na nung bumili ako ng Vice Cosmetics na powder, yung duo foundation na powder nila. So ayan, gagawa ko rin yun ng review, guys. I am just testing it first, even wear test ko pa using yung dry and yung wet sponge. Alright, so let's go back to this na. Mahaba na yung aking video and dumadaldal na naman ako ng bongga. Ayan. So, yung first one is yung packaging. Sobrang natuwa ako sa packaging niya, guys. Kasi nasa squeeze tube siya. Pwedeng-pwede mo siyang simutin kasi pisain mo lang siya talaga. And yun, sobrang convenient niya gamitin kasi yun nga, a squeeze tube siya. Another one pala is yun nga, medyo ang hindi ko lang nagustuhan is sobrang laki niya. Pero at least for the price, 290 pesos, marami ka nang magagamit. Alam mo na, hindi siya agad-agad mauubos. Unlike dun sa ibang BB cream na ginagamit ko is less than 40 ml siya. Pero medyo nagkakalapit na rin yung price range. So mas okay for me yung ganito na marami na rin siyang laman. Another one is yung shade. I think isa lang yung shade nito, ito lang, kasi wala rin siyang shade name or shade number na nasa box or kahit nandito sa mismong squeeze tube niya. So sana kahit papano magkaroon pa ng konting shade for Asian skin types. Kasi as you can see kanina nung nilagay natin, ang puti talaga ng mukha ko, diba? Nagawan ko na lang siya actually ng paraan. And tinuro ko naman kung paano ko ginagawa ng paraan. And naparami rin kasi talaga yung lagay ko kanina. Nung trigger happy lang sa paglalagay ng BB cream sa face. Pero normally, konti lang din talaga ako maglagay. Another one, gusto ko yung sheer coverage lang. I don't know sa iba, siguro yung iba gusto naghahanap talaga ng coverage. But this one is just a BB cream. So para sa akin, hindi na rin ako nag-expect ng ganung kapal na coverage.
Pero yun nga, binili ko talaga to because nakita ko yung sheer coverage. Alam niyo naman ako na hindi ako pala foundation girl. BB cream is fine with me. Kahit hindi din ganun kakapal yung coverage niya, sheer would be fine. Gusto ko lang na magmukhang presentable every day. Hindi ko naman kailangan ng sobrang kapal na makeup. Depende, kapag may mga events. Ayan, so minsan foundation talaga ginagamit ko. Pero for everyday, like office, sa office lang naman din, and sa gala, usually naman magala ako kasama ko, daughter ko, and yung fiance ko, family, yan, mama ko. So, yun lang yung mga makeup na ginagamit ko is more mga sheer coverage lang na base. Kasi siya may mainit din dito sa Pilipinas. And ayoko namang humulas yung itsura ko. Para, alam mo yun, para, basta, ayoko nang humulas yung makeup ko. Alright, so next one is yung longevity niya. So nakita niyo naman guys na meron pa rin akong BB cream kahit na from log in to log out ko ng office. Though aircon sa office, pero nagbiyahe pa rin ako guys papunta sa office and papasok. So pinawisan ako guys, nakamotor kami, and yung helmet of course, kulob yung face ko. Pinawisan pa din ako, pero never nag-fade yung BB cream sa face ko. Ayan. So that's it for my review of this Nella Aura Radiance BB Foundation Cream. And guys, itatanungin nyo ko kung nakaka-oil up ba to. Guys, recently, medyo nakita ko na merong mga product na nakaka-oil up ng face ko. So, hindi ako oily skin. Normal yung skin type ko, pero minsan dry. Pero yung ditong part ko, around inverted T actually dito, paganyan. Pawisin siya guys. Pero merong mga products, some skincare products and some makeup din na nakaka- ewan ko, parang oil yung nakukuha ko sa face ko. Hindi na siya basta pawis lang. Pero this one guys, hindi nag-oil up yung face ko kahit na mainit nung naka-helmet ako. Kasi, yun nga, nag-travel kami going to office. Hindi naman nag-oil up yung face ko, and sobrang okay siya para sa akin. Kasi, never din nagpawis yung dito na part ko. Though, nagpawis siya ng a little bit kasi yun nga, mainit yung helmet. Pero nung normal nang na temperature, okay lang naman siya, hindi naman nagpawis yung face ko. Yun lang. Ang pinaka-concern ko lang is yung shade range kasi nga of course, medyo maputi siya. Actually, maputi talaga siya sa Filipina skin tone. Tapos, yun pala guys, another one is yung availability nito. I don't know kung meron na nito dito sa Philippines, pero I don't think meron na. Kasi wala pa ako nakikita nito sa Watson's and sa mga department stores. I got this from Althea Korea website. So, if you guys wanted to buy, you can get this from Althea Korea app. So, ilalagay ko na lang sa screen yung kanilang website. And pwede din kayong mag- download ng app nila. Mas madaling bumili guys sa app nila. You just need to log in. Yun lang. You just need to log it in, and then pwede ka na makapili ng mga bibilin mo dun sa Althea Korea website or dun sa app nila mismo. And guys, sobrang okay ng transactions ko. Never ako nagka-problema with Althea Korea buying all this stuff. Skincare and makeup stuff. So, mas mura pa siya guys nga pala. Mas mura yung mga makeups dun sa Althea Korea compared sa bibilin mo sa ibang lugar. Comparison na lang guys, I got Nature Republic Aloe Vera, yung nakatub. I got that from mismong Nature Republic na shop sa SM Mega Mall, and I got that for 245 pesos. Pero sa Althea Korea, I actually nakita ko bigla na 180 lang siya from Althea Korea shop. Pero yun nga, syempre kapag konti lang binili mo, may shipping fee. Pero at least if you wanted to buy a lot of skincare products, naabot ka dun sa range nila na merong free shipping, why not, diba? At least you are sure na legit siya from Korea. Tsaka, if you have friends din naman, pwede na rin naman kayo magsabay-sabay para yung shipping fee, hindi niya na i-shoulder. So, ayun lang guys. Humahaba na tong video ko. Dumadaldal na naman ako. If you find this video helpful, don't forget to give this video a thumbs up. And also, if hindi ka pa nakaka-subscribe sa aking channel, please consider subscribing to my channel para updated ka sa mga future try-ons pa ng mga makeup, skincare, and minsan damit na binibili ko like sa Shopee or sa Taytay.
any videos, if you have suggestion guys, comment lang kayo sa baba and try natin gawin yon. And if you have other products din na gustong ipareview sa akin, huwag kayong mahiyang mag-comment sa baba. Gagawa natin ng review yan. And also, if you have experience na with this BB cream, comment lang kayo sa baba para alam na rin, malaman din ng iba yung experience niya with this BB cream. Kung kamusta ba siya sa oily skin type. Kasi ayan, actually na-test ko siya for my own skin type, which is yun nga, dry yung skin type ko minsan. So if you wanted to share, if you have oily skin, so share them your experience, para makita din ng iba kung kamusta to mag-perform sa oily skin. So yun lang guys, also pala, you can click then yung notification bell beside the subscribe button para maging updated ka whenever I post a new video. So ayun lang, thank you so much guys for watching our review for today, and I hope to see you on my next one. Bye!